sa sinsabang syudad. Marami ang mga oportunidad. Tila nagmamadali ang lahat. Nais na makamit ang pag-unlad. Buhay Metro! Tatalakay sa napapanahong issue, usaping pangtahanan, latest fashions, at mga tips mula sa mga eksperto. At narito na ang kagiliw-giliw nating kasama, Aida Gonzalez, Buhay Metro! Hello, na-enjoy nyo ba? Gusto ko ma-enjoy nyo yan. Kasi syempre, maiba na nga yung time slot natin. Syempre, meron din konting pagbabago dun sa yung intro ng music natin sa ating programa. Kasi pag naiba po yung time slot, syempre, kailangan i-connectin po natin yon sa mga kung anong klase ng listeners meron po sa sa slot na yon. Okay? Kaya, pinalasap ko na muna sa inyo yung buong-buong kanta. Alam niyo yung title? O, di ba yung nauna, yung Tsuper ng Buhay, si Jesus, tapos yung pangalawa naman, Pag-ibig sa Kapwa. Di ba ang ganda-ganda? O bakit mga kaagapay na agad to sa newsroom? Ang nakikita ko, si Slolly, pinipil mo na ba ang 2 p.m.? Pinipil mo na yung 2 p.m.? O, si Slolly, ano po siya, starting sa Monday, June 6, yan na po yung maririnig nyo. Yung kanya na pong malamyos na tinig, gaan yung maririnig kapag alas 2 na po. At ako naman, alas 5 po ng hapon hanggang alas 6. Pero Buhay Metro pa rin naman po, ayan. So, teka muna, sino ba ako? Ako po si Aida Gonzalez. Ang dati po nagbibigay sa inyo ng gabay sa mga dinadaanan niyo po sa lupa. Pero ngayon, kasama na po ang buong team ng Buhay Metro na ginagabayan po kayo sa mga dadaanan po natin pare-pareho patungo sa langit. Yan ay kung gusto niyo pumunta ha sa langit. Pero kung hindi, pwede rin naman. It's your choice, okay? Kaya ano na po, tara na at sabay-sabay na po tayong maglakbay. Enjoy po natin ang paglalakbay na ito dito sa mundo kahit na mainit, maulan at kung ano-ano pa. Paano ba natin yan ma-enjoy sa kabila ng mga maraming challenge? Well, kung iyan pong buhay natin na iyan, ay ipapamaneho natin kay Jesus. Hindi na, ano ba ibig sabihin ng ipamamaneho? Uupo si Jesus doon sa manibela ng ating sasakyan? Ha? Palagay niyo, of course na. Yung ibig sabihin nun, yung hindi na yung mga sarili nating kagustuhan, ang gusto natin mangyari, yung kalooban na ng Lord ni Jesus. So pag yun, di, mas alam niya yung pupuntahan natin eh. Mas alam niya yung ating direksyon. Kung tayo yung magmamaneho, di ba? Hindi naman natin alam. Well, alam natin. Meron tayong alam. Pero ang tanong, yun bang alam natin na yun na direksyon? Yun din ba ang will ng Lord? Ang problema kasi, pagka nga hindi will ni Lord ang ating direksyon, talagang, araw-araw tayo makikipagbuno sa mga pagsubok. Pero kung tayo po ay pasahero na lamang, si Jesus po ang makikipagbuno sa ating mga problema. Siya magbibitbit. O gets nyo ba? Care nyo ba yun? Ay nyo ba yun? May taga-bitbit tayo. Anyway, so kung yan po ang ating mga kagawian, ako wala pong duda, 100% isa pong buhay na kaaya-aya, mapayapa at hindi po natin mai-imagine sa ganda na destinasyon ng ating mararating kahit na andyan pa rin si COVID-19. Ang tanong, yan din ba ang intro ko? Pagdating na alas 5, secret. Ganun, secret. Anyway, sige, bago tayo magkwentuhan ngayon pong hapon na to, bago ko kayo inspire ngayong hapon na to, syempre hindi kompleto ang ating programa kung wala pa ang ating opening prayer para sa ating episode ngayong hapon. Lord, thank you sa araw na ito ng Huwebes. Salamat po dahil nananatili ang inyong katapatan, ang inyong kabutihan para po sa aming lahat, Panginoon. Lord, thank you. Masalam mo ang mas karapat dapat sa amin. Kaya patuloy ka pong magpakahayag sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo po kaming lahat. Lord, madalas hindi pa rin kami tapat sa iyo. Pero salamat dahil hindi nagbabago ang iyong katapatan sa amin, ang iyong walang hanggang pagmamahal sa amin, Panginoon. Lord, matigas pa rin ang ulo namin kadalasan. Kaya Lord, salamat po sa hindi mo pagsuko sa amin para kami ay patuloy na magabayan sa aming pang-araw-araw na buhay, pagkalooban kami ng wisdom, kalakasan ng aming katawan. Kaya Lord, thank you dahil isa kang walang katulad na Diyos. Talagang
ang gusto mo mangyari sa amin ay yung mas makabubuti po sa aming lahat. Lord, patuloy mo pong ituro sa amin yung magpapaubaya sa iyo ng direksyon ng aming buhay, Lord. At kung ito po ang aming matututunan, sigurado isang magaan na buhay ang aming mararanasan dito sa mundo, Panginoon. Lord, salamat po sa patuloy mong paggabay sa programang Buhay Metro, sa paggamit mo po dito bilang daluyan ng mga ganitong klase ng impormasyon. Alam ko po na yung pagbabago ng slot ng programa ay kalooban mo rin po. At sabi ko nga po, ikaw ang naglagay sa akin dito sa programa at ikaw rin po ang mag-aalis. Susunod lamang po ako. Thank you, Lord, sa lahat ng mga tao na ginamit mo para makasama ko sa programang ito. At salamat dahil maraming mga tao ang nagbibigay sa atin ng feedback na talagang sila ay nai-inspire sa ganitong klase ng programa. At sa bago ko pong time slot, hinihiling ko po ulit, Lord, ang iyong patuloy na pagkakaloob ng wisdom sa akin. At nasa gayon, ikaw pa rin ang maparangalan sa bawat episode ng programa. Ito po ang aming samot na langin, ang buong team ng Buhay Metro. Ito po'y pinararating sa inyo in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Dahil 2:17 na ng hapon, ano bang meron ngayong hapon? Ang meron ngayong hapon dahil araw ng Thursday ay si Doc Carrie Legazpi ang ating kasama today. So sigurado isa na namang pakipakinabang ng mga impormasyon sa larangan ng dermatology ang kanyang isishare sa atin pong lahat. Kaya tutok lang po kayo. Walang bibitaw, ha? Pero gusto ko lamang, kasi sa kanina, wala akong senior sa inyo na parang bit of information. Ito lang, meron ako nabasa. Marami palang physical differences ang mga lalaki. Ang lalaki at ang babae. Ayan. Sabi dito, women are physically designed to nurture, while men are physically designed to protect. Gets naman yun, di ba? Babaw lang naman yun. Sabi dito, their metabolism is different. Their skeletal structure is different. Their internal organs are different. Siguradong alam na alam niyo yan din. Their blood content is different. Talaga? Talaga? Their brute strength factor is different. Their heartbeat is different. Talaga, alin kaya mas mabilis? Ganun. At pang-pito na physical difference ng babae at ng lalaki, their lung capacity is different. Ganun pala yun. So anyway, senior ko lamang po sa inyo yan dahil nabasa ko lang kanina at pwede nating mapakinabangan lahat. Okay? Sige po. So bago si Dr. Carrie, syempre, bibigyan daan muna natin ang ating Food for the Soul para sa araw na ito, ang ating pagkaing espiritual. Food for the Soul, mga natatanging paalala at gabay ng may kapal. Food for the Soul. Sabi po sa John chapter 8 verse 12, eto, nakita ko to, ganda-ganda nito. Sabi ni Jesus, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have light, but will have the light of life. Ano bang ibig sabihin po nito? Ano bang nire-remind sa atin ng pagkaing espiritual na ito? Ayun nga po, di ba? Wala pong ibang klase ng liwanag ang makakapagbigay po sa atin ng matinding ningning sa mundo maliban po sa liwanag na dala-dala ni Jesus sa ating buhay. Sabi niya nga po dito, kapag kahit gaano pa po kaganda yung pagkakagawa ng ilaw na yan, kunyari, hindi yan made in China, made in Japan, made in Germany.
Wala din po yan, yung mga liwanag na iyan. Walang makakapantay sa liwanag na dala ni Jesus sa ating buhay. So, siya lamang po ang may taglay noon. Ano ba ibig sabihin ng light na dala-dala niya? Eh, yun nga po, di ba? Sabi niya, if you love me, follow my commandments. Ibig sabihin, susundin po natin yung kanyang mga kautusan. At kung, di ba, kung sinusunod po natin siya, syempre, eh, mapapahamak ba tayo? Di ba? Eh, definitely, automatic, hindi yun. Kaya sinasabi niya, nire-remind sa atin ni Jesus, kung ang kanyang mga kautusan ang ating susundin sa araw-araw ng ating buhay, sigurado, hindi tayo madadala sa kadiliman. Palagi nating taglay at palaging sa katunayan, tayo pa mismo ang magiging liwanag doon sa, kunyari, sa mga kadiliman na pinupuntahan natin. Yun nga po, kasi diba sa mundo, talaga naman ang mundo pinaghaharian ng ni Satan, ng enemy. Kaya, syempre, alam na po natin, lahat ng nangyayari dito sa mundo ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Mali, diba? Kasi definitely, ang lahat ng taliwas sa utos ng Panginoon, yun ay maituturing natin na darkness. So, kung ang isa pong tunay na follower ni Jesus ay talagang lalakad at susunod sa mga commandments niya, kitang-kita, magniningning ang kanyang liwanag sa bawat lugar, sa bawat sektor na kung saan siya ay kung saan yung kanyang kinabibilangan. Kumbaga, hindi siya susunod sa daloy ng mundo, di ba? At palagi sa, kung nandun man siya sa larangan ng negosyo, hindi siya sumusunod dun sa kalakaran. Palagi ang kanyang sinusunod ay yung kung ano ang kalugod-lugod at pleasing sa Panginoon. So yun po. Sana ma-remind po tayo na i-check ang ating sarili na kung tayo ba sa ngayon ay masasabi ng may liwanag na dala-dala sa ating buhay. Nagiging salt and light na po ba tayo sa mga lugar na pinupuntahan natin, sa mga grupo na kinabibilangan natin? So, kailangan po nating ma-check kung tayo ay pareho pa rin nung ginagawa ng alam natin na nataliwas sa utos ng Panginoon, hindi po tayo noon nagiging light. At kung hindi tayo light noon, eh, paano na? Hindi tayo follower ni Jesus. Ganon. Yan po ang ating pagkaing espiritual sa araw na ito, at hopefully, manatili po sa ating mga puso at isipan at anong ating gagawin. Siyempre, pagsikapan po natin na may apply sa ating pang-araw-araw na buhay. Babalik po ako at hopefully, 2:24 na, babalik pa tayo. Sige, babalikan po natin si Doc Curry makalipas ng ilang paalala. Buhay Metro! Ngayon, balikan natin si Aida Gonzalez sa Buhay Metro. Ayan, meron pa tayong chance na makausap si Doc Curry Legazpi bago tayo mag-news break ulit. Hi Doc, magandang hapon. Welcome back sa ating programa. So wala ka sa Zoom? Wala eh. Nasa pasensya lang. Doc, nasan ka? Pangit na signal mo. Nag-drive po ako eh. And anyway, nag-visiting mo ako, hindi. Medyo okay naman po yan, getting better. Go ahead po, Doc. So, ano si share mo sa ating mga tagapakinig ngayong hapon? Well, alam mo, sa ngayon, maniwala ka po kung puno lahat ng mga support kahit saan dapat tinan. At lahat ng sabi nila, may revenge, may taste of time. Ibig sabihin, lahat ng kakataon na makuha nila na makapunta sa beach or sa ibang lugar,
ay ginagawa po nila ngayon. So, that being said, we have to now be aware of what are the first aid measures that you undertake when you are always going to the beach or sun exposure. I mean, masarap talaga maglangoy, masarap magbabad sa araw, pero that being the case, we also have some unexpected things that may happen. For example, yung pinakasimple is that pag sobrang mainit, minsan nakakalimutan na mag-sunblock because you think that once you put sometimes iniisip po ng tao na pag nag-sunblock, minsan lang. Eh hindi, eh dapat mag-sunblock po kayo at least every 3 hours pag nababad kayo, and every time mababasa ang katawan mo, dry up mo yung katawan, and then you put the sunblock again. One alternative is that you use your oral sunblock. It's called Helucare, which is podophyllin. It comes from Spain. It's able to block the sun so that you just drink it 30 minutes before sun exposure. Ganun din yung topical sunblock. So what's the message about the sunblock and everything? The reason there is that we are concerned about sunburn. Pang namumula po ang balat, that is your first degree burn. When nagtutubig, that's your second degree burn. With third degree burn, you have already separation of the skin and then may alteration everything. So, you probably kailangan po ninyo malaman muna anong first aid ng first and second degree burn. So, ang first and second degree burn, hindi ka magdadagdag ng langis. Pero one thing you can put, especially kung nasa bakasyon ka pa, is you put milk. When you put milk, the sunburn becomes less. Kasi ang concern mo sa sunburn is napakasakit sa balat at sa katawan. So you want to kill the pain and decrease the inflammation. So for the sunburn, your first aid would be to use milk. Hello? And then for pag nag-swimming kayo, kung minsan nangyayari, nagkakaroon ka ng occasion wherein you have exposure to the mga jellyfish. Mm-hmm. So, and the ODS. Apo, yun, Doc. Oo, marami akong gustong balikan doon sa mga sinabi mo eh. Kasi maraming gustong-gusto niyang makaalam sa mga panahon na ito. Nasabi mo nga eh, sa panahon na to talagang lahat ay gustong makawala at makarating ng beach, no? Ikaw ba nag-beach na? Hindi pa. Oh, sige. Hindi pa eh, wala pa panahon. Oh, sige. Anyway, sabi mo, ganun pala yun, Doc. Pagka first degree burn, yung medyo namumula. Tapos pag merong parang basa na, yung parang may paltos na, siya, ano na siya, second degree. Tapos pagka natanggal na yun, yung tubig-tubig, third degree burn na yun. And sabi mo, milk ang dapat na ipang ano, panghugas or panglagay. Anong klaseng milk? Condensed or evap? Fresh milk. Ay, ganon. Fresh milk pa talaga. Wala namang brand. Sige, so. Walang brand. Paano kung walang pambili ng milk? Kasi nagastos na dun sa pag-overnight dun sa beach. Wala nang milk. Tiis hapdi na lang. Ganon. Dew salt solution. So, 1/2 teaspoon of salt and 1 cup of water. Akala ko tiis ganda na lang. So, yun. You can still do something. It's just that between salt solution and milk, mas maganda response ng milk because milk contains whey protein
and milk contains lactic acid, which acts as an anti-inflammatory to the skin. Oh, I see. Ayun naman pala. And then the only reason why you would use salt is a hypertonic solution. Therefore, it's high concentration. Therefore, it would absorb the pamamagap, the redness of the skin. I see. Okay, sige Doc. So basically, yan po yung first aid na dapat alam ng bawat isa, lalo na kung mahilig tayo magpunta ng beach. Kasi alam mo ba, last week, ba nung last natin conversation, di ba, first aid din dun sa yung sugat naman, ano, na sabi mo nga, sugat lang, simple. Alam mo ba, na meron din akong na-encounter, nakalimutan ko, sabi ko, i-report ko nga din sa'yo na ganun din, sugat lang din, Doc. And anong nangyari? Yun din, na namatay din. Doc. Talaga? So, opo. Nakalimutan ko lang yung ano. But, ganun din po na hindi din na manage properly. Kaya, yun din po na humantong din dun sa pagkamatay yung ano, yung sugat nila. Pero sa mental, ang isip po ng tao is that pag may problema sa balat, para lang malayo sa bituka. Sabi malayo sa bituka. Hindi binibigyan ng pansin. Not realizing that when you have something in your skin, it's also a reflection of your whole body. And it's showing also the condition of your other organs. So it's important. Your skin is the first sign that you will look at. I see. Okay. Sige, Doc. So, mag-break. Cut muna kita dyan. I'm sure marami ka pa naman din na mga information na gusto i-share sa ating mga tagapakinig. Pero sa ngayon, bibigyan daan muna natin yung station break natin at ilang mga balita. Babalik po tayo, Doc, ha? Okay. Si Doc Carrie Legazpi, sa kanya po mga ibinahaging impormasyon. First aid para po doon sa mga mahilig magpunta ng beach, lalo na sa mga panahon na to. Hindi alam po kung paano ang ilalagay na first aid dun sa mga na-sunburn. Yan po, may mga ibinahagi na sa atin si Doc Carrie, ang dermatologist ng bayan. Babalik po kami! Buhay Metro! At ngayon, balikan natin si Aida Gonzalez sa Buhay Metro! Kayo po ay nakikinig pa rin sa programa nagbibigay sa inyo ng inspirasyon sa halip na Alta Presyon. Thursday edition, ang kasama po natin si Doc Carrie Legazpi. And again, sa mga ngayon lamang po nakapag-tune in sa ating programa, yun nga po, simula next week, June 6, ang programang Buhay Metro ay inyo na pong mapapakinggan alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Monday to Friday pa rin po. At dito naman po sa slot na to na 2 to 3 ay si Sis Loli Acosta ang inyo pong maririnig. Kasi meron pong bagong program na papasok naman ng 3 to 4. May mga ilan pa pong changes, no? Anyway, sabay-bayan nyo na lang po sa ating programa, sa ating stasyon na DWIZ. Again, thank you. Teka, huwag na muna akong magsalita. Bukas na lang. Anyway, Doc Carrie, balikan kita. So, dagdagan natin yung mga, ano pa ang i-share mo sa ating mga tagapakinig. Tungkol pa rin, yung first aid, may iba pa ba? Kung paano natin po protektahan ang ating mga balat sa kapag tayo ay naiinitan. Doc? Hi, Doc. Ano, wala ka, Doc? Ah, okay. Naku, mukhang nag-swimming si Doc. Again, yun po ah. Kasi kung naalala niyo po, kasi kadalasan naririnig din na rin po naman yun, di ba? Pagka maliit lang nga yung sugat, or sabi malayo pa yan sa bituka, o di kaya naman, di ba? Minsan naman, hindi natin iniintindi yung mga kaalaman tungkol sa first aid, di ba? Hindi nga natin. Pero kung napansin niyo po, every now and then, marami na pong first aid na senior sa atin si Doc Carrie. At ako nga mismo, hindi ko rin alam yon. Pero dahil dun sa mga sinishare niya na yon, alam ko na ngayon na yun palang milk ay pwede
Pinakamagandang pang ano, pang hugas. Ayan, oo. Pang panghugas or pangbuhos dun sa first degree burn. Oo, di ba? Pag first degree burn pala, first degree burn na pala 'yon, yung namumula-mula pa lang. Akala ko ano lang 'yun eh, parang wala lang, wala pang degree as in ordinary, pero ano na pala 'yun. Anyway, balikan natin si Doc, nasa Zoom na siya. Ah, Doc, naingit ka sa akin. Joke. Ah, sige, Doc. Oo, by next week. Sige, mamaya tatawagan kita para sa iba pang details. Okay. Sige, Doc. May mga dagdag ka pa po na i-share sa ating mga listeners? Go ahead. Yes, kasi you see, number one would be the sunburn when you're in the beach. Number two would be the yung jellyfish bite. Ay, oo. Wherein, many people, pag nakita mo na lalo na sa mga, kahit sa mga sine or whatever, I mean, it sounds so strange, pero they really believe that pag kinuha mo yung ihi or ihian mo yung dikya, okay siya. Iba po ang laman ng ihi, which is urea, versus that of vinegar. Vinegar is different from urea. Urea, ano yun? Fertilizer. Urea yung ihi. Urea is your ihi. Your, okay. Your, wiwi. So, they think that it's the same. Medyo siguro, akala nila, amoy ihi yung kanilang, ang suka ay amoy ihi, ay iba. Suka is acetic acid. So, it's a totally different thing. And you need the acetic acid to be able to heal yung kagat ng dikya. Because nangyayari sa dikya, many times, paglabas mo sa tubig, wala pa, pero later on you feel it. And it's very common. Especially some trivia is that, you know what, the closer you are to a nuclear power plant, the more jellyfish there are. Mm-hmm. So that's some trivia na. So many times you would see. Sa Bataan marami. Eh di sa Bataan maraming dikya, Doc. Yes, mismo. Hindi galing sa atin sa iyo, darling. Bataan power plant, maraming dikya. Sige po, go ahead po, Doc. Oy, so, nakagat ako ng dikya kung naalala mo nun, di ba ikaw pa nag-cure nun sa akin? And grabe pala yun, talaga palang totoo na nakakamatay yun, talaga hindi ka makahinga. Anyway, pero sa ngayon nga, di ba, halos ngayon pa lamang totally na nag-fade yung ano eh, yung yes, oh, na yan. Peklat niya. Go ahead, Doc. Kahit ako na-experience ko because sa after one convention, ikwento ko lang na hinanap namin yung mga, what do you call that? Yung whales? Yung donsol? Donsol, diba? Malaki, pero we were in Cebu. Yeah, nanood kayo? Inabangan niyo siya? Oo, nag-swimming kami and then hinahabol ko. Mm-hmm. And then so, ang experience dyan is that yung, what do you call those whales na malaki na, very harmless, but you see, when they eat, marami silang kalat. So, nangyayari, yung kalat nila, kinakain ng jellyfish. So, habang hinahabol ko yung whale na yan, yung jellyfish pala dumidikit sa legs ko na akala ko makati lang. Sabi ko, ba't may makati habang nagsiswimming? Mm-hmm. Yung pala kinagat na ako ng jellyfish. Mm-hmm. Anyway, so it's important to know that. Why? The first aid, because you never know pag kailan mangyayari sa'yo. True. Diba? So, best to be safe and best to be aware. Hindi ko nga alam kung anong ginawa namin nun eh. Sa ano yun eh, sa Palawan, Doc eh. Parang dun yata ako sa unang sinabi mo yung ihi yata. O ano ba, kalamansi, suka yata, I think. I don't know. Hindi ko na suka maalala. Is the one that you need. Yes, suka. Opo. Go ahead. So, that being said, what other things can happen to you? You could also get stabbed yung mga by the corals paglakad sa beach. So, that's why they always say wear beach slippers or beach shoes. You can just use ordinary slippers that you keep wearing.
because maraming mga matutusok sa skin mo and that could also cause a problem. There are also what they call skin, there are skin insects na pag nakahiga ka sa beach, the bugs on the skin, may mga insekto na nakaka-cause ng mga allergies. And dala ng nasa beach and then feeling you want to go with the flow and then you have a tattoo. Many times they offer these henna tattoos. Alam ko before in Boracay, it was like 100 pesos or something. And then naalala ko so clearly, yung maliit na tattoo na supposed to be temporary. Mm-mm-mm-mm. But then you see in the end, my patient developed an allergy. So yung 100 pesos tattoo was translated in too many thousands of pesos because nagkaroon siya ng allergy doon and then nag-allergy siya sa henna tattoo. Oh. So those are things that you have to be aware of. Mm-hmm. Magkano lang yung ano, yung tattoo? 100 pesos. Pero 100 pesos. Pero dahil na, yun nga, nag-allergy siya, gumastos na yun siya ng thousand of pesos. Oo, dahil hindi niya alam na yung simpleng bagay na paglagay ng tattoo ay nakakadala ng allergy. Mm-hmm. Another thing that you could also have in when you're in the beach, aside from the sunburn and the bites and everything, is that there's always a possibility that you could drown. Mm-hmm. Siyempre, it goes without saying that dapat mga bata ay parating may kasama or because there's such a thing as undercurrent. And many times, people, habang naglalaro sa beach, yung pinakashallow na part, pwede rin na magkaroon ng undercurrent. And then in the end, you get drowned. So, what do you do for first aid for drowning? Mm-hmm. So, you put the person on the side, and then you try to pump the water out by doing what? So, you try doing the CPR, at the same time you put the person to the side to take out the water. You always have to give 5 pumps and 2 rescue breaths. That's the concept of CPR. So 1001, 1002, and then your rescue breaths means you press the nose, and then you exhale into the mouth of the person. So parang naghahalik ka, pero pinupush mo yung air para lumaki ang baga ng tao. Mm-hmm. So, sa akin, I think that if we teach everybody a little first aid, then at least perhaps the whole country will be aware of how to save a person when the person is down. You could also have a heart attack on mm-hmm. the beach. Kahit heart attack. Mm-hmm. Yeah. So what you do, lalo na kasi sa COVID, you don't want to do mouth-to-mouth procedures because you don't know the person. Mm-hmm. And even if you do not know the person, it's also not safe. Mm-hmm. Remember, COVID enters the body through the body's orifices. What mm-hmm. are your orifices? Mm-hmm. Your mouth, mucosa sa katawan. That would include your eyes, your nose, your mouth, and very remote yung anal area. But if you do CPR or cardiopulmonary resuscitation, what happens is you are opening yourself to possible COVID or other infections. So, because of the nose and the mouth. So what do? You just keep on doing continuous pumping. So mm-hmm. you get in your hands, your left hand, and mm-hmm. then you put your right hand on top mm-hmm. and you put the palm on top of the chest. So put it across. Parang bayang magiliw. And then you press. So 1001, 1002, 1003. And then dapat kasi 1005 and then 2 breaths. But since you don't want to touch the mouth, the other way, if you really are compassionate, you get a plastic bag. Mm-hmm. And then putasin mo kung saan dadaan ang hangin. So yung plastic bag nasa bibig ng pasyente, so may barrier. Mm-hmm. And then papasok lang yung hangin and then magtusok ka ng isang butas para papasok ang hangin. So it should be 5 compressions and 2 breaths. But if not, ang gagawin mo continuous compressions until somebody comes. Mm-hmm. That is for your state or for your heart attack, for your
drowning, you have to revive the patient and put him on the side para lumabas yung water. Mm-hmm. So, ano bang pwede pang mangyari? You could also get hypotension or bigla kang naghimatay. Mm-mm. So, what you do when a person suddenly faints? It could be in the beach, it could be in the mall, it could be anywhere. Yeah, lalo especially pag mainit, Doc. Yes. So, what will you do? When a person faints, magaling talaga yung ating katawan because ang nangyayari is that we need a certain pressure in our body to keep us standing up, meaning that the blood must flow up. Mm-hmm. Now, when we faint, that means kulang ang puwersa ng blood to sustain the whole body. So, babagsak. So, your reaction of your body to save yourself is babagsak, magiging prone, flat. So, how do you help revive the person? Paano natin itulak yung blood from pataas. The feet, from the feet back to the heart? Paano? So, paano? Gagawin mo, so nakababa yung ulo, itaas mo yung paa. Mm, parang gano'n. So, the feet are up. Ah, so okay. This is your head. Yeah, these yeah, are your feet. So, when your feet are up, the blood will rush back to the heart. To the heart, yes, yes. Oh, I see. See? Mm-hmm. So, whenever you have low blood pressure or you faint, you put the person's feet up. Yan po yung first aid para doon sa mga biglang hinimatay. Yes. So, you call that the Trendelenburg position because it was developed by somebody named Dr. Trendelenburg. So, every time there's a name, you Trendelenburg. Okay. Trendelenburg. Okay. Trendelenburg. Sige but po. Then, it's important to know because you see, sometimes common sense is not so common. So, yeah. The fact that makakatulong ka ng sa tao na nasa kalye or anything, that's a big thing right away. Pero Doc, automatic ba yon na ano, na pagka natumba or talaga yung hinimatay, yan talaga yung, kasi yan very common eh, palaging may nahihimatay bigla. Yun talaga yung ano, first aid na dapat gawin. May problema talaga yung dugo niya. If you have the opportunity to take the blood pressure and do everything, then you have time to think and everything. Pero what if nasa sakalye and then nakita mo lang? Mm-mm. Wala namang harm. Ah, walang kahit harm po. Walang harm yan. Even if the person's having a heart attack, there's no harm in putting the feet up. There's only harm in putting the feet up if the person has a fracture, bali ang likod or something. So, then you shouldn't touch the patient at all. Ayan, problema lang pa, pag yung hinimatay, Doc, sobrang laki, no? No, kasi you go into what they call dead weight. Because normally, we fight against the forces of gravity because our mind is alive kasi and so pa. We are carrying our muscles. Mm-hmm. But then when you say dead weight, means that you let the whole weight go and so pababa. walang counter force. So, okay. Nagiging parang you feel as if it's 3 to 4 times heavier than it usually is. Ah, yeah. So, opo, kaya pala. Yun pala yun. Kaya pala pag nag-uuso nga ng patay, yun nga, mabigat nga, Doc. Mm-mm. Yun pala yun. It's called dead weight. Kasi dead weight. Parang lahat na, walang force na mag-akyat ng weight. Pataas. I see. You fight against the force of gravity. Yan. So what else could you have with... Yeah, mayroon na lang tayong 2 minutes, Doc. Sige po, habol mo yung mga gusto mo pang sabihin po. Well, for one, I'd also like to remind everybody to wear their shades, their sunglasses. Why? Because especially during the hottest part of the day, which would be 10 to 4 o'clock, and of course, noontime, when the sun is at its highest, it's very painful to the retina and it causes a lot of burning of the eyes. Mm-hmm. So you don't want to strain your eyes. So you should be wearing your sunglasses. Hindi po para magporma or pa beauty, but it's more also for protection of your eyes. Kala ko pang pa beauty lang yung Doc eh. Anyway, sige po. No, so it's always important that we be aware of these things at sa ganon, we can protect ourselves and keep ourselves in a good state of
health. And so other than that, of course, you have to always use your sunblock and make sure that you use your moisturizer. There are products that are not expensive na ma-afford ng lahat ng tao because importante naman na manatiling healthy ang ating balat. Yan. Kasi if you don't also put your sunblock, you may develop yung pecas or yung pigments of sa face or chloasma, which ayaw mong makamit kasi parang pangit tignan. So that's about it. And then most importantly, of course, is you have to wear your hat. If you don't wear your hat, there's also tendency that you'll have more seborrheic dermatitis, and also it may aggravate your psoriasis, and also it will aggravate if ever you have a tendency towards basal cell carcinoma or other carcinomas, because the sun is that which stimulates the growth of these cancers. I see. So having said that, it's a daily thing. It's more of awareness. It's being in the moment of knowing what you have to do to protect yourself. So still have a happy summer, still have a happy smile, and eat a lot of fruits and vegetables. And always keep hydrated, drink a lot of water, and always pray. And remember that God is good all the time. Thank you, Doc, ha? And sa lahat po ng ating mga tagapakinig, tagapanood, at mga followers, nagbibigay pa rin po si Doc ng free consultation kung meron po kayong mga problema sa inyong balat, sa inyong buhok. Ito po yung number na pwede nyo pong i-contact or pwede kayong mag-message para makakonect po kay Doc sa kanyang clinic. 0926-186-6540. 0926-186-6540. Ang kailangan nyo lang maisagot sa tanong na paano nyo siya nalaman ang libreng konsultasyon dahil sa programang Buhay Metro sa DWIZ. Yun lang. Pag hindi nyo yun naisagot, wala. May bayad ang consultation. Sige, Doc. Thank you, Doc, ha? Hanggang tawagan po kita. See you on Saturday. Bye. Bye. Bye, Doc. Bye-bye. Salamat din sa ating mga nakaagapay mula sa newsroom. Ang ating mga writers, si Madam Judith, si Iriam, si Mara, at si Rashid. Sokmed naman, nag-iisa si Jam. Sa CA, si Abby at si Joanne. Ang ating co-pilot, si June at si Jeric. Salamat din sa mga taga-engineering, transmitter. Of course, sa mga tumutok sa atin, mga listeners, viewers, followers sa Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you po sa inyo. Ayan, nakalimutan ko na naman kayong basahin. Oo nga eh. Anyway, sorry. Salamat din sa mga FW sa nagkalat all over the world. Susunod na po, si Sloli Acosta sa kanyang programang Sulong na Bayan. Antabayanan niyo po siya. Ako si Aida Gonzalez. Maraming salamat. Magandang hapon. To God be the glory. Bye-bye. Aida Gonzalez na pang buo.